Magandang araw po muli mga kababayan. Dito na naman po muli ang inyong lingkod, si Boy Mijing. Ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang paggawa po ng biofertilizer. Ano po ang biofertilizer? Ito po ay isang liquid na fertilizer na mas mabisa po kaysa sa mga foliar. Kasi ito po ay galing sa sinasabing lactoserum. Ang pagsisimula po ng paggawa ng biofertilizer ay madali lang po. Ito kasing biofertilizer po ay malaki ang kaibahan kaysa po sa organic fertilizer. Kasi ang organic po ay 40% lang po ang makukuha ng tanim na nutrient niya galing sa organic fertilizer. Kaysa itong biofertilizer, ito po ay pre-process. 90% po ang makukuha natin dito na nutrient para po sa mga halaman o mga tanim natin kung ito po ay ating iabono. Kaya ito, dito po tayo magsisimula, no? Ang una na ingredients po ng biofertilizer ay ito pong hinugasan po ng bigas. Kung makikita po ninyo mga kababayan, ito po ay galing sa hinugasan ng bigas. Halimbawa, magluto kayo, yung pinagugasan ninyo, yun lang po ang ipunin ninyo. At lagay mo po sa malinis na maliit na container. At ito po, lagyan po ninyo ito ng takip. Ganyan po. Lagyan po ninyo ng takip. Di ba, lagyan ninyo ng isang damit dyan na malinis. Tapos, lagyan nyo ng lastiko kung wala po kayong takip. Apo, ito po ay antayan po natin itong ng 7 araw. Pagdating po ng 7 araw, ang latak po niya at saka yung pinaka-crystal niya ay magkakahiwalay po. Maghihiwalay. Ang pinakalatak po ay nasa ibaba at ang kukunin po natin na gawing lactoserum ay yung nasa ibabaw. So pagkaroon po ng 7 araw, kukunin lang po natin itong pinaka-ibabaw na portion niya. At ito po ang kahaluan natin ng fresh milk. Kung gaano po karami ang nakuha natin na yung nagagawing lactoserum para sa biofertilizer, ganun din po ang karami ang ihalo nating fresh milk. So kung wala kayong fresh milk po dyan, pwede po kayong bumili kahit saan sa grocery. Ganito po. Mura lang po itong isang karton na ito na fresh milk. Pero kung may fresh milk naman kayo ng gatas ng kalabaw o baka, pwede na po yun. Basta po, paghatiin nyo equal ang paghati po nun. Pagaluyan po ninyo yon pagkaraan ng 7 araw. At pagkatapos po ng 7 araw uli o 10 araw, paghalo ninyo itong galing dito sa hinugasan ng bigas na hinaluan ninyo ng gatas. Kukunin na po ninyo na rin po ninyo yung pinakagitna. Kasi ang mangyayari niyan, yung pinakaibaba, yun ang magiging latak niya. At dito po sa bandang itaas, yun ang cheese niya. So ang kukunin po ninyo, nagagawing lactoserum ay yung nasa gitna. Ganun po. So makikita ninyo mamaya sa susunod na pagdemo sa 3rd pamamaraan ng paggawa ng biofertilizer. Dito na po tayo sa 3rd bahagi ng pamamaraan ng paggawa ng biofertilizer. Ang ihanda po natin ng mga materialis, mga kababayan, ay itong lactoserum na ginawa natin galing po sa pinaghugasan ng bigas. Ito na po ang resulta, yung pinaghugasan ng bigas na hinaluan natin ng fresh milk.
kung makita po ninyo mga kababayan, ano, sa bandang ibaba ay yung pinakalatak niya, at dito sa bandang ibabaw ay yun ang pinaka cheese niya. So dito sa kitna po, ito pong malakristal na tubig niya, ito po yung tinatawag na lactoserum. Ito po ang kukunin natin na ihalo sa paggawa ng biofertilizer. Ito naman po ang molasses. Ang molasses ay ihalo din natin sa paggawa ng biofertilizer. At saka tubig po. Pwede pong mineral, o kung wala po kayong mineral, ay pwede po yung galing ng puso. Pero lang, i-stack lang po ninyo muna ng isang araw yung tubig na galing ng puso para po mawala yung chlorine niya. Kasi yung chlorine po ang papatay sa friendly bacteria na magiging lactoserum. Mayroon po tayong isang basyo na panglagyan mamaya ng mapaghaluan natin. At isang hose na pangsipsip po natin itong pinakagitna na lactoserum. Kung makikita po ninyo, pakikita ko sa inyo mga kababayan, ano, ang mixing po nito. Andito po ang mixing natin. Yung 1:1:1 equals biofertilizer. Anong ibig po sabihin noon? Kung ano po ang karami ng tubig, siya din po ang karami ng molasses na ilagay natin. At siya rin po ang karami ng lacto na makukuha natin. So kung halimbawa isang basong lacto ang nakuha natin, isang basong molasses din ang ihalo natin at isang basong tubig din ang ihalo natin. At ganito po ang gagawin natin na pag-mix nito. Ito na po yung nakuha nating lactoserum, mga kababayan. Galing kanina doon sa pinaghaluan ng gatas, ano. At saka ito po yung molasses. Paghaluin po natin ito at saka yung sa tubig. Kung ano po ang karami itong lacto, siya rin pong karami nitong molasses at saka yung tubig. Ganito po. Yan po, nahalo na po siya. Tapos na po nating nailagay yung molasses dito sa lactoserum. Ilagyan na po naman natin ng tubig ito. So ganoon din ang karami, kung ano ang dami ng lacto, siya rin dami ng molasses at saka yung tubig. Kaya kung titingnan po niyo itong isang butilya, ay naka 2/3 na po siya. So pwede na lang po natin itong punuin ng tubig. Ganito po. Yan po. Tapos lagyan po natin ng takip at saka ihalo po natin ito. Yan po, halo na po siya. Tapos lagyan po natin ito ng label kung kailan po natin ginawa ito, no? At pagkatapos po ng 15 araw,
ay mapapansin ninyo na matigas po itong plastic na butilya na ito. Kasi magbabakyong po doon sa loob. Kaya pag natingnan po ninyo na matigas na po, unti-unti lang po ninyong buksan itong takip, ganon. At lalabas po yung pinakahangin niya. Ibig sabihin po noon, pag lumabas yung, pag may hangin po doon sa loob, na vacuum ito, successful po yung ginawa ninyong biofertilizer. Pero kung wala pong lumabas na hangin, hindi po ito nag-vacuum ano, at hindi po ito tumigas. Ibig sabihin po, failure po yung ginawa ninyong biofertilizer. Ang sanhi po noon ay napasukan po ng mga bad bacteria. Kaya kailangan po lahat ng mga gamit ninyo ay hugasan po ninyong masyado na malinis, sabunan po ninyo at ibilad po muna sa araw. Para sa ganun po, mamatay po yung mga bacteria na nakauna po dyan. Yun po ang sanhi kung hindi successful ang inyong ginawang biofertilizer. Kaya kung pagkatapos ng 15 araw, matigas po ito, unti-unti lang po ninyong buksan ang takip. Ganun. Tapos tutunog po yan, lalabas po yung hangin. Ibig sabihin po, successful ang nagawa ninyong biofertilizer. Siya nga pala mga kababayan, ano, kung gusto po ninyo itong paramihin, ganun pa rin procedure po, pero hindi na po kayo magsisimula sa hinugasan ng bigas. Ito na po mismo, kukuha lang po kayo ng 1/3 nito at haluin din, hulaan ninyo ng 1/3 din na molasses at 1/3 din na tubig. Ganun po. Kaya ito po, isang litrong biofertilizer, magiging tatlo. Kasi divide po ninyo ito ng tatlo. Tapos yung 1/3, haluan ninyo ng molasses at tubig. Yung kalawang 1/3, haluan na naman ninyo ng molasses saka tubig at saka yung pangatlo. Ganun po magparami ang biofertilizer. Ngayon naman, kung halimbawa tapos na kayong mag-spray, hindi na po ninyo ito kailangan, ay kailangan pong itong lakto ay patulogin natin. Ganito po. Kalahati po nitong mix na ito, haluan po natin ng kalahati rin na molasses. Huwag na po nating lagyan ng tubig. At yun po, matutulog na po siya. Hindi na po siya magbabakyum dito. Kaya, sa susunod naman na paggamit ninyo ng fertilizer, yun na naman po, kukuha na naman kayo ng 1/3 nito, sakaluan naman ninyo ng 1/3 na molasses at 1/3 na naman po na tubig. Ganun po ang pag-recycle nitong biofertilizer. Hanggang dito na lang po mga kababayan, ano, ang may dudulot ko sa inyong munting kaalaman sa paggawa ng biofertilizer. Sana'y nakatulong po sa inyo. At pwede na po nyo itong gawin o iabono sa lahat po ng klaseng tanim. Mga gulay ba, halaman, o mga prutas, kahit po palay o mais. Pwede po nyo itong i-spray. At ang halo po nito ay 3 hanggang 4 na kutsara sa 1 litrong tubig. Ganun po. So kung ilang litrong tubig po ang isang sprayer, 8 times 4 lang po ninyo yung 1 litro na galing dito. Hanggang dito na lang po mga kababayan, at niiling ko po lang sana sa inyo na paki-subscribe din po at i-share ang vlog kong ito. Maraming salamat po sa Diyos. Bye-bye.